So ito na nga, paano ba tayo mag-start mag-drawing? Paano ba tayo matuto and paano tayo mag-improve? So huwag niyong skip tong video kasi madami talaga kayong matutunan dito. And also for beginners and also for those who artists who want to learn how to draw. So ito nga guys, i-share ko sa inyo kung paano ba dapat tayo magsimula mag-drawing from grid method to shadings. Step number 1, gridding or grid method. So ayun nga guys, ayan ang ruler natin ngayon is parang triangle siya, parang gamit ng mga architect, and ayan, nakatape yung gilid ng papel. Ang gagamitin kong size dyan ay centimeter, ayan, maliliit lang siya. Tapos yung mga number na yan, yun yung mga idadat natin mamaya sa papel. Itututok lang natin yung nasa yung number 0 dun sa gilid ng papel. Ayan, itututok lang natin sa gilid ng papel para makuha natin yung talagang size, para mamaya magiging square yung gawa natin. Ayan, kita nyo naman na ano na mark. Imamark mo lang siya mamaya. Basta magmamark muna tayo, puro tuldok muna. Every number tuldok, para sure na makukuha natin detail mamaya. So ayan, i-grid ko na siya, i-dadat ko na pala. And makikita nyo, panoorin nyo na lang kung paano ko siya idadat. So ayan nga guys, natapos na natin. And same size lang, centimeter ba, meter. Basta yan yan. Same size lang sila sa ruler, and ganun din gagawin natin din sa kabila. Dapat lang siya kung saan ka nagsimula dun sa isa. Ganun din dito sa kabila, para mamaya pag nagline tayo ay straight siya. And ayan, makita mo, tinapat ko ulit dun sa dulo ng papel para sure na hindi siya magiging ano, balentong. Balentong ba? No, ayan, makikita nyo, idadat ko ulit. Panoorin nyo na lang guys. And natapos na rin. So ayan, makikita mo, same size lang, and same tapat talaga siya. Makikita mo kasi, 'di ba kanina tapat lang siya. Dapat same lang sila. Ayan, i-grade ko. Makikita niyo naman diyan, sobrang straight na straight siya. And ituloy-tuloy na lang natin i-grade guys. Panoorin niyo na lang itong pag-grade ko kasi dito tayo ano magsisimula sa grid. So tapos na natin yan guys. Ayan, makita mo naman na ano natin, na line na natin yung bawat tuldok na ating ano kanina ni Mark. And ngayon naman ano, dito naman tayo sa kabila, kumbaga dito sa may part ng ano. Ayan, ganun din gagawin natin, and ganun din dun sa kabila, para mamaya i-straight ulit natin. And ayun, magagawa na natin yung grid. Ayan, so panoorin nyo na lang muna guys kung paano ko siya gawin, and sana makatulong itong ano technique na grid na to, para makuha natin na mabuti yung drawing and makapag-umpisa na tayo. So ayan guys. So ayun nga guys, ayan, tapos natin yung kabila, and same lang din dapat kang gawin natin dito, doon din tayo magsisimula kung saan tayo nagsimula kanina. Paalala lang guys, dapat kapag nag-dot kayo, and dapat idiin nyo na mabuti, idiin nyo lang siya ng mabuti para mag-mark siya ng mabuti kung na-tape mo yung gilid lang. Pag na-tape mo lang yung gilid, pero kapag hindi mo siya na-tape, pwede kang gumamit ng ibang lapis para ma-mark mo ng mabuti para yung mga maniripis na lapis. So ayan nga guys, makikita nyo naman, na-line na natin yung unang line. Una ko nang ituro sa inyo kung basta unang part. And ayan, sa pag-line guys, dapat ano, hindi nyo ididiin para hindi siya mag-mark ng mabuti, kasi kapag diniin mo yun, mahirap nang burahin yan. So ayan, paalala guys, ang grid na ito is ito lang yung magiging technique natin para makuha natin. So ayun nga guys, natapos na natin ito. Pag mapansin mo naman, manifest lang and square yung grid natin, and magpo-proceed na tayo sa next nating step. Ang ano natin, mag-grid naman tayo sa cellphone. So ayun nga guys, makikita mo naman na nag-grid na natin to. Ayan. So ayun nga guys, andito tayo sa cellphone ko. Ayan. So ngayon ang gagawin natin is hanapin lang natin yung grid method. Ayan, grid na apps pala. Ito nakita mo naman. I-download nyo lang to sa Play Store. Ang i-download nyo na name is, o i-search nyo na name is ano, Drawing Grid Maker. So ayun, Drawing Grid Maker, makikita mo to. And pag nakita mo to, i-download mo na agad. So ayun, kung kukuha ka ng picture, kung magsa-save ka ng picture dito sa harapan nito para ma-grid mo sa cellphone, is dito. Ito yung una. Ayan, ay makikita mo naman may picture dito. Hanapin natin lang natin yung ano, yung picture ni
ng i-drawing pala natin. Ayan. Hanapin natin yung picture ng drawing natin. Ayan. Hanapin muna natin, guys. Kasi mahirap talaga maghanap dito sa cellphone kasi ang daming picture. Sorry, guys. Ayan. Nasaan ka na? Saan ka ba nanap yun? Ito. Ayan. Ito yung picture na ano. Kapag guys, ganito ang size. Diba? Kunwari, ang grid natin. Yung grid kasi na yun ang ginamit ko na grid dun is ang size ay 29 dito sa ano, sa height niya and sa width niya is 22. Ayan guys, kita mo naman, kung makikita mo siya, hindi siya square. Kapag in-square mo na ganyan, mag ano siya, parang magbabawas siya ng bilang. So ang gagawin natin is ikakrap natin yung picture. Ibaback natin tong cellphone. Ikakrap natin siya sa album. And saan tayo pumunta kanina? Pumunta tayo dito sa nasa na Facebook. And ayun yung picture nakita natin. So ang gagawin lang natin guys is ikakrap natin to hanggang sa maging kagaya ng paper. Makikita nyo naman dito sa harap nito kung ano yung size ng ano natin, grid natin doon sa paper, di ba? Kung anong size ng paper. Ayan, ikakrap natin siya ng ganito. Wala ka. Ayan, ikakrap natin. Siyempre, dapat ikakrap natin ng parang close up siya. Ayan. Kapag nakrap na natin to guys, pwede na natin siya ilagay doon sa ano, sa grid maker. Kasi kapag hindi siya close up, mahirapan ka talaga sa detail, promise. Kasi actually sa lahat ng mga artist, mas pinipili nila yung close up na drawing na picture pala. Ayan, na-save na natin at punta na, pwede tayo pumunta dun sa ano, sa tawag dito, sa grid. Asan yung grid? Ayun, grid. Ayan mo yung una nating ano, una nating na tawag dito, na ano, na picture dito. And papalitan na natin. Ayan, papalitan na natin siya. Ayan. So, ayan, napalitan na. Square na talaga siya. Ayan o, kahit i-ano mo na siya, square talaga yan. Unti lang siguro ano. And ang gagawin natin, yung ganito kakapal yung grid. Siyempre naman, hindi mo siya madodrawing ng mabuti kasi parang nakakulong siya. need mong panipisan yan. Pag gusto mong mas numipis, oh. Kasi ito, palagi itong naka-number 4. So, ayan. Panipisin natin, gawin natin 1. Ayan, lumipis na siya pero medyo makapal pa talaga siya guys. Ang gawin natin, punta tayo dito sa may kulay-kulay na yan. And ipin ko na, ano lang natin, i-adjust lang natin tong capacity. Magkita mo ma-adjust yan. And i-okay mo, ayun. So ayan nga guys, tapos na, and nag-grid na natin. Pwede na natin siya i-save. Ayan, na-save na. Step number 2, sketching. And so ayun nga guys, ito na, i-sketch na rin. And before that, kailangan mo munang ibilangin yung mga grid. Makikita mo naman dyan, binibilang ko. And ang nabilang ko dyan is, dyan is 8, 8 pababa, tapos 7 siya pa, ano, pa side. Kung baga, pa cross is 7, down is 8. So ayun guys, sinusimulan ko na siya i-sketch. And yung pag-sketch, ginagaya ko lang yung mga yun nandyan sa grid. It will be the way para makuha natin ang bawat style, bawat ang tawag dito, bawat angulo and or bawat angle ng mata and bawat style. Kasi 'di ba, makita mo naman kung gusto mo naman magaya ng mabuti yung nasa reference, yung mga nasa picture, i-grid mo lang siya tapos sundan mo lang yung grid kung paano siya naka tawag dito, naka saltak dun sa ano, sa may grid na ganyan yung picture. And parang nakakulong lang siya. Tapos parang yung grid na yan ay magiging technique o magiging ano dito, magiging way natin para maguha natin ng mabuti yung mukha or yung ano, yung kung sino yung nasa picture. Kasi 'di ba ano, hindi naman talaga tayo professional, and this tutorial vid is for those beginner, para sa mga beginner lang po to. Kung professional ka na, please don't judge this video, kasi alam mo na tumutulong lang po ako sa mga beginner and gusto ko lang po na ma-share yung talent ko or ma-share yung nalalaman ko para naman sa mga beginner na gusto rin mag-drawing. Kasi 'di ba, alam mo na sa mga tao ngayon, madaming judgmental. And by the way,
ano na lang tayo dito sa magfo-focus tayo dito sa video. So, ayan, pag nag-sketch ka kasi sorry. So, ayan, pag nag-sketch ka kasi need mo talaga ng ano ng makuha ng mabuti. And para sa akin, para makuha mo ng mabuti, you need to use grid maker, and that's grid maker will be the way para makuha natin ng mabuti yung dinodrawing natin, yung nasa picture. Kasi, 'di ba? Parang tawag dito. Parang kung gusto, parang zine-xerox mo lang siya. Bigla naman tayo pumunta sa zero. So, parang ano lang siya, parang daan lang. Kailangan mo siyang sundan. Sundan yung bawat ano, bawat line. Kung bagay, diyan din sa mata. Kung ano yung naka-plot dun sa ano, sa grid. Sundan mo lang siya ng ganyan hanggang sa makuha mo. Hanggang sa makuha mo yung anggulo ng mata, anggulo ng ilong, and anggulo ng bunga nga hanggang sa, ayun, maging kamukha na talaga nung nasa picture. Mamaya, magkikita nyo naman ang resulta nito dito pagkatapos natin ni-sketch. Kasi, di ba, kailangan talaga natin makuha ng mabuti ito para hindi tayo ma-judge. Also, sa mga beginner dyan, sana wag kayong magsawang mag-practice, and wag kayong magsawang ano, manood ng video ko kasi marami pa akong tutorial na ilalabas. So, ayan guys, medyo malapit na natin matapos, and sa bunganga na tayo. Diyan, ang technique ko lang kasi dito guys, una kong ini-sketch pag nag-grid ako is yung mata, kasi di ba mas malapit yun. Binibilang ko muna, gaya kanina, binibilang natin muna kung saan tayo magsisimula. Kunwari, magsisimula ka sa dulo ng yung kilay. Kapag nagsimula ka nun sa dulo ng kilay, you need to count this para makuha mo kung ilan ba, kung saan ka magsisimula. Ganun. Kung ilan ang bilang ng kung saan ang makita mo, kunwari, dyan sa ano, sa kilay. Binilang ko kanina, 7 siya dun. 7 siya dun sa ano, sa pa-cross. And pataas naman is ano, 8. So ayun, ganun din ginawa ko dito sa ano, sa papel, kasi same lang naman sila ng grid, yun ang purpose ng grid, guys. Same lang sila ng grid, and ayun, binilang ko 7 8 7, and same lang din sila. Kung ano yung nasa picture, ganun din yung magiging itsura ng meron din sa papel. Kaya guys, wag kayong magkamaling panoorin to, and wag kayong magkamaling sundin tong mga tips na to, kasi makakatulong talaga ito sa inyo. And mamaya magsha-shadings tayo. Sana sa shadings madami din kayo matutunan, and hope na magugustuhan niyo to. Sana dadami pa ang manonood, and sana madami ang magsha-share, and sana walang tigil na magtulungan tayo. Tulungan lang tayong lahat para sa ekonomiya. Charot. And natapos na din natin guys. Last na yung part na yan. Papakita ko na sa inyo ang resulta nitong in-sketch natin. And sana magustuhan nyo to, and sana patuloy pa din kayo sa panonood. Step number 3, shadings. So, yun nga guys, kung mapapansin nyo, iba na yung drawing natin dito. Kasi kanina, in-sketch natin sa Ate Donaldine Bartolome, babae. So, ito naman, naka-jacket siya na lalaki. Ito ay kuya ko. And ito ay matagal na video na to, kasi 'di ba, kailan ko na talaga ilabas yung ano, kasi yung unang yung na-sketch ko natin kanina is gagawin ko siya ng ano, ng time-lapse video, kaya abangan niyo yan sa channel ko. So ito umumpisa na natin magturo ng ano, ng pag-shadings. So ang gumamit ako ng lihad dito para i-kiss ko yung pencil ko na pastel, kasi 'di ba need mo talaga ng ano, hindi naman pwedeng i-kiss mo yung pastel na pencil diyan sa ano, kasi baka maya masira and mabutasan pa yung papel. So ayan, gumamit ako ng brush ng makeup talaga ang gagamitin ko, kasi alam mo naman, soft siya and maganda talaga siya gamitin sa mukha. So ayan nga guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba dapat ang mag-shading. So ayan, gagamit ka ng brush na round. Yan ay para sa mga liliit na detalye na kung gusto mo maging soft yung shadings mo. So shadings. So ayan nga guys, ang gumamit ako ng peach na kulay ng dito, peach and red siya. Basta peach na red. Basta dalawa lang ginamit ko ng kulay ata dito. So ayun nga guys, dalawa lang talaga ang gagamitin ko dito. Anong noon pa. So ayan, gagamit ka rin ng lapis para sa pagmark mamaya. Gumamit ka ng ano, ng Faber-Castell pencil, gold and Staedtler 6B and 3B. So ayun nga guys, ayun yung gagamitin natin ng materials, and sa shadings talaga tayo. Sa pag-shadings kasi, hindi kasi magiging soft talaga yung magawa mo. And hindi pwede naman na magkaiba-iba siya ng
light. Kasi kailangan mo talaga alam, dapat alam mo dapat kung saan yung light mo and alam mo yung dark part. So ayan, kita mo naman liha. Ikikis-kis lang natin dyan yung pastel pencil natin na matigas. Hindi kasi yan soft na soft pastel guys, kasi soft pastel yung name niya, kaso hindi siya soft, hard yung kawi niya. So ayan nga guys, ayan. Puro ako. Ayan, magtituro na ako talaga. Tips ko lang, gagamit ka ng brush na flat brush sa dun sa mga, kung gusto mo talaga dun sa ano, sa magiging hard yung ano, yung shadings mo dun sa ano, sa gilid, para sa gilid magiging dark siya ma-shadow. Yung parang gawa ng ibang artist na ang soft ng dark nila, hindi siya masyado dark na ano, na parang pasadya. Yung parang ano, yung parang skin talaga yung gawa. Kasi gumamit sila ng ano, na soft na brush na flat. And alam nila gamitin 'yun. Sa paggamit kasi ng brush, kailangan alam mo yung gamitin. And alam mo yung kung ano yung gamit nun. So ayun, gagamitin ko siya ng mali yung kinuha kong brush diyan. And ayan, kumuha na ako ng ano, ng round brush para maging soft talaga yung ano natin. And sinusuot ko na siya sa liha na may pitch. Ayan. Kung mapapansin niyo, pabilog yung ano, yung way ng shadings ko. Hindi siya pa straight kasi, 'di ba, round. Kapag round kasi yung gamit mong brush, kailangan kung ano yung shape ng brush mo, ganun din dapat yung style ng pag gamit mo. Yung pa-round din. Pa-round din, pa-circle pala. So ayan, makita mo naman. Ganyan pa ulit-ulit lang. Hindi siya magiging rough. Tignan. And pantay lang yung shadings natin. Walang parang rough na makikita kasi parang filtered yung gawa mo pag ganyan talaga. Kailangan alam mo yung gamit ng brush, number one yan. Alam mo gamit ng brush and alam mo kung paano dapat siya. Kapag gumamit ka ng brush, huwag mong diinan. Kung gusto mo talaga maging ano, maging ma-perfect yung shadings mo, maging perfect yung skin tone natin, ayun. Huwag mong diinan. Tips ko lang yun, huwag mong diinan. Lalo na pag flat brush yung ginamit mo. Ayan. Ayan, shadings natin. And magne-next tayo kung paano natin gawin. So, ang next natin dyan is dark, ay gold natin. Ayan. Ikis-kis ulit sa liha and sausaw na naman ng brush. Nakita mo. Sausaw na natin sa brush, then gawin natin. Gumamit ako ng gold para medyo makita naman, medyo naman mapansin yung light natin. Kasi nasobrahan tayo sa light. Dapat, kung light yung una, dapat light din yung next. Kumbaga, patong-patong lang yan. Hanggang sa magiging dark yung skin. Huwag mong sagadin na biglain pala na biglang nag-light ka nung una tapos bigla ka nag-dark. Huwag, kasi mahirapan ka talaga, hindi magiging pantay yung shadings mo. Ayan. Lalo na pag charcoal. Kasi kapag charcoal, kailangan talaga maging maingat kasi, diba, alam mo na yun, black and white lang yun. And hindi mo siya mabubura agad-agad pag nagkamali ka. Hindi ako mahilig mag-charcoal, pero nararanasan ko rin. Lalo na pag ano, pag nag-iingat ka pa rin, hindi madumihan yung ano. Yan. Sa pag-shadings, dapat yung way ng ano, ng shadings mo is dapat ano lang, isang way lang. Huwag yung kung ano-ano, kung saan-saan way na yung napupunta yung shadings mo, kasi alam mo na pag ganun ano, magiging ano yung style ng shadings mo, hindi siya magiging pantay-pantay talaga. Yun ang masasabi ko, at tips ko is kailangan pantay yung shadings, pantay yung anong gawa mo ng skin tone, shadings yan, pantay shadings. And kailangan alam mo gamitin yung brush, and kailangan alam mo yung kung saan yung light to dark, and kailangan alam mo kung ano ipapatong mo sa next na light. Kasi di ba, magsisimula tayo, mag-ilalight muna natin, pupunta sa base tone hanggang sa dark tone yan. Ayan lang yung tips ko guys. At huwag magmadali pag nagsha-shadings. Hanapin yung dark part, hanapin yung light part. Ganun lang yun. So, ayan. Kung makikita mo, nag-dark na tayo dito sa part ng ano, malapit sa jacket. Kasi, di ba, kung makikita mo, kung mapapansin mo yung jacket, pag natabunan yung mukha mo ng jacket, medyo mag-ano dito, parang magda-dark dito sa gilid. And yun yung anino natin. So, ayan. Paulit, pag brush na tawag dito, pag brush na flat ang gagamitin mo, isang way lang din siya, parang pa-line lang yung ano, style niya. Kasi kapag binilog mo na ganyan, hindi talaga magiging pantay yan, hindi siya magda-dark, kundi magiging rough yung gawa mo. And then, imamark mo ulit siya para hindi ka mawala.
Ganun lang, i-mark mo yung shadings ka, i-mark mo yung shadings ka hanggang sa makuha mo. Tapos kapag na-dark, nakuha mo na yung shadings, yung tamang kulay ng shadings, yung tamang style ng skin tone, pwede mo na siya i-dark ng ano, ng pencil dun sa ano, sa part ng buhok. Ganun, ganun lang, paulit-ulit lang yung way. Basta gamitin mo, kapag flat brush, wag, hindi mo pwede gamitin siya na pabilog, yung pag-way. Dapat straight lang siya kasi flat nga, 'di ba? Kapag round naman siya na brush, kailangan pabilog naman siya yung way. Wag mo gamiting pa straight lang yung ano, yung pwede na naman pa straight dun sa ano, sa round, kasi soft lang yung ano, yung gawa ng round. And pag ano, kasi pag flat brush yung gamit mo, tapos ginawa mo siyang pabilog, putek, magda-dark bigla, tapos magla-light, magda-dark, magla-light. Ganun yung style. Kaya wag mong gawin yun. Kasi dun ka magkakamali, masisira na yung drawing mo, pinaghirapan mo maghapon. O ayan, idadark natin siya ng ano. Kailangan, sa pag-skin tone guys, ituturo ko soon. Kasi kailangan talaga, marami ka talaga dapat malaman dito. Kailangan alam mo yung kulay na ipapatong mo, lalo na kapag yung reference. Kasi ako, nagbe-base lang ako sa reference. And kung ano yung kulay ng nasa reference, ginagaya ko yung kulay. Parang nag-iimbento lang ako. Di ko alam kung anong kulay yung ginagamit ko. Pero alam ko na yun ang magagamitin para makuha yung kulay ng skin tone nung ginagaya ko. Minsan hindi ko nagagaya kasi, di ba, minsan ano, nagkakamali din. Lahat naman talaga may taong magkakamali. So ayun nga guys, sana may matutunan kayo dito. And sana hindi kayo magsawang supportahan ako. Charot. So ayan, imamark ulit natin. Ganun lang ang way natin sa pag-shading. Dapat pag round brush, ganun lang, circle lang. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo, madami nahihirapan sa shadings. Kasi minsan tamad sila. Ganun lang yun. Kapag tamad ka kasi ano, sa shadings, minamadali mo na. And ang ending, sira yung drawing. So ayan nga guys, dapat huwag madaliin. And dapat mag-ingat-ingat, so ingat-ingat ka lang sa paggamit ng brush. And sana ito lang ang tips ko sa ano pala, sa paggamit ng brush. Kapag ginamit mo yung brush sa dark, tapos shadings, nag-shadings ka, ginamit mo sa pag-shadings yung brush na nagagamitin mo ulit, dapat i-ano mo muna siya, ipagpag mo muna siya sa ano, sa papel. Then saka ka magsasaw-saw sa liha na may kulay, tapos ayun, pwede ka na mag-shading ulit. Huwag na huwag mong gamitin yung brush nang hindi mo pinupunas, kasi baka mamaya may dumi pala yung brush, tapos ginamit mo din sa drawing mo, nadumihan yung drawing mo. Kaya sayang lang kapag nadumihan. So ayun, tips ko lang. Tapos always na maging maingat tayo sa gamit. Ayun. Next video, gagawa ako ng tutorial sa paggawa ng mata. Kung makikita mo dito, naunang naipakita yung mata kanina, hindi siya na pakitang na i-drawing natin. And ayun, i-share ko lang kung ano nalalaman ko, and i-share ko lang kung paano ko yung ginawa. So ayun nga guys, gaya ng sinabi ko kanina, huwag madaliin yung pag-shadings natin, kasi kailangan talaga makuha natin na mabuti yung detalye sa bawat part ng mukha, ganun. Lalo na sa shadings, kasi minsan yung shadings, doon sila nagre-reklamo. Lalo na pag-graph yung gawa mo ng shadings, kasi, di ba, kailangan magiging filtered yung nasa picture, ano, rough. Huwag mo nang gayahin yung nasa picture. Kailangan, ikaw na mag-a-adjust, kailangan na-edit mo, na gawin mo na siyang, ano, parang makinis yung mukha niya. Parang i-ano mo siya, i-retoke mo. Ganun lang yun. So, importante din kung na-labelin mo yung mga, ano, lagyan mo ng label yung mga lapis mo, para kapag lumiit siya, kapag nag-fade yung kulay, yung, kunwari, sa Staedtler, 3B, ganun. Tapos, nag-fade yung 3B, hindi mo na alam kung 3B yun or 6B, ganun. Kailangan, lagyan mo pa din siya ng label, parang gawan. Lagyan mo siya ng ano, ng palatandaan kung anong size gun. So ayun nga guys, huwag yung kalimutan mag-like, share, subscribe, and click notification bell para mas ma-update kayo sa aking mga video. So ayun nga mga makatulis, sana nag-enjoy kayo sa video na ito, and sana may natutunan kayo, and more tutorials to come. Boom!